ang aklat ng Eklesiastiko, na kilala rin sa tawag na ang karunungan ni Jesus, anak ni Sirak, ay sinulat sa wikang Hebreo ng isang nangangalang Jesus o Josue at isinalin ng kanyang apo sa wikang Griego. Napapaloob sa aklat na ito ang ilang mga tradisyonal na katuruan tungkol sa karunungan at ipinapahayag na ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na karunungan. Ang kapalaluan. Huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa tuwing magkakasala ang iyong kapwa sa iyo. At huwag kang gagawa ng anuman dahil sa simbuyo ng damdamin. Ang kapalaluan ay kinasusuklaman ng Panginoon at ng tao. Kapwa rin sila napupuot sa pang-aapi. Dahil sa kasakiman, kapalaluan at pang-aapi, bumabagsak ang mga bansa. Palit-palit lamang sila sa pananakop sa iba. Ano ang maipagmamalaki mo, o tao? Ikaw ay nagmula lamang sa alabok. At buhay ka pa'y maaari ka ng mabulok. Mabibigo ang galing ng manggagamot sa mahabang karamdaman. Ang hari na ngayon buhay, bukas ay maaaring tanghaling bangkay. Pagkamatay ng tao, wala nang matitira sa kanya, kundi mga uod, mga bangaw, at mga hayop na gumagapang. Ang kapalaluan ng tao ay nagsisimula sa pagtalikod sa Panginoon at sa paghihimagsik laban sa lumikha sa kanya. Sapagkat ang simula ng kapalaluan ay kasalanan. Ang nananatiling palalo ay nakakagawa ng maraming kasamaan. Kaya't katakot-takot na parusa ang ipadadala sa kanila ng Panginoon hanggang sa sila'y tuluyang malipol. Inaalis ng Panginoon ang mga hari mula sa kanilang trono at iniluklok niya ang mga mababang loob. Binuwag ng Panginoon ang mga bansang palalo at pinalitan ng may mabuting kalooban. Ibinagsak ng Panginoon ang mga kaharian at sinalanta ang kanilang lupain. May ilang nilipol siya ng lubusan at pinawi ang pangalan sa alaala ng mga tao. Hindi nilalang ang tao upang maging palalo at hindi rin nababagay sa isinilang ng babae ang matinding galit.